Manila. Ito ang TV Patrol. Magandang gabi, bayan. Pasintabi po at paalala lang sa nagabayan ang mga batang nakatutok ngayon sa telebisyon dahil sensitibo ang balitang inyong mapapanood. Nailigtas na ang lalaki na umakyat sa poste ng kuryente sa Marikina City matapos ang 30 oras. Higit 4,000 Meralco customers naman ang naapektuhan matapos patayin ang supply ng kuryente dahil sa naturang insidente. At live mula sa Marikina, nagpapatrol si Karen de Guzman. Karen, ano ba ang dahilan at siya ang lalaki na yan ay umakyat sa kuryente, sa poste ng kuryente? Kabayan, ayon doon sa inisyal na investigasyon ng pulisya, ay itong lalaki daw ay sinita ng mga barangay tanod matapos itong matulog doon sa isang abandonadong car wash. At nang siya ay hinahabol na, ay wala na itong iba mapuntahan kaya ito ay umakyat na doon sa poste. Samantala, sinasabi naman ng BFP kaya naging matagal yung kanilang pagresponde doon ay hindi makausap na maayos at agresibo na itong lalaki. Meron din itong hawak na pamalo kaya naging maingat ang mga rescuer. Namataan ang lalaking ito na umakyat sa poste ng kuryente sa barangay Kalumpang sa Marikina City Martes ng umaga. Ako po, tumawid. Tumawid sa mga kawad ng kuryente ang lalaki at saka lumipat sa mas mataas na poste na tinatayang higit 100 talampakan ng taas o kasing laki na 10 palapag na gusali ayon sa isang Meralco engineer. Bago pa man tuluyang makatulay sa mga kawad ng lalaki, nagdesisyon na ang Meralco na patayin muna ang supply ng kuryente para sa kaligtasan ng lahat. Hindi po natin siya mabigyan ng kuryente kasi baka po bumaba siya o malaglag siya, kamamatay po niya pagka tumama siya doon dahil buhay. Agad namang rumesponde ang Bureau of Fire Protection pero pahirapan anila ang pag-rescue sa lalaki. Hindi natin siya nakakausap at wala rin pong nakakakilala sa kanya. Siyempre, iniiwasan po natin yung lulundag siya kasi iyan po yung iniiwasan natin. Dapat ang gusto po natin sana is magkukusa siyang magpa-rescue. Magdamagang na malagis sa itaas ng poste ang lalaki. Kinabukasan, muling sinubukan ng BFP na i-rescue ang lalaki gamit ang boom lift truck. Inaano natin ngayon is maximum clearance kasi nakita mo naman po natin kanina may pamalo, nang babato siya. Sa gitna ng pag-rescue, lumapit ang mga kapatid ng lalaki sa mga otoridad at nag-alok na tumulong sa pagkumbinsi na bumaba na ito. Makailang ulit silang umakyat gamit ang boom lift, pero hindi ito sumama sa kanila. Nag-alala po. Nag-awa ako. Hanggang sa nagdesisyon na ang mga otoridad na pwersahang lapitan ang lalaki. Inabot ng 30 oras bago tuluyan na iligtas ang lalaki na kinilala lang sa alias na Densyo. Base sa salaysay ng mga kapatid sa pulisya, may mabigat umano itong pinagdadaanan. Bigayang dahilan is yun na nga, namatayan siya ng anak. Nag-iisang anak lang yata yon. At the same time, hiniwalayan siya ng asawa niya. Dahil sa pangyayari, higit 4,000 Meralco customers ang naapektuhan matapos patayin ang supply ng kuryente. Ang dami na pong permission ginawa niyan, kahapon pa lang. Ngayon po, wala pong pasok ang grade 1 hanggang grade 4 ng Kalupang National High School dahil walang kuryente. Dahil sa ginawa niyan. Alas 12 na ng tanghali kanina nang maibalik ang supply ng kuryente sa mga apektadong lugar. Kabayan, dinala na sa ospital itong lalaki kasama yung ibang mga BFP personnel na nagtamo ng sugat habang isinasagawa yung rescue operation. Samantala, iimbestigahan naman ng pulisya ang nangyari at posibleng maharapan niya ang lalaki sa reklamong alarms and scandal. Paalala naman ng mga eksperto, lalo na sa mga may pinagdaraanan, maaaring tumawag sa mga hotline na makikita sa inyong mga screen upang humingi ng tulong o gabay. Kabayan. Maraming salamat, Karen de Guzman. Sugatan ng isang motorcycle taxi rider at pasahero nito matapos umanong gitgitin ng isang SUV sa Mandaluyong kaninang umaga. Ang sinasabing dahilan, nasingitan daw kasi ang SUV ng naturang motorsiklo. Nagpapatrol, Robert Mano.
Ito ang kuha sa dashcam ng isang sasakyan kaninang alas 8 ng umaga sa EDSA Mandaluyong. Kita ang SUV sa kanan na unti-unting dumidikit sa motorsiklo habang lumalayo naman ang motorsiklo. Maya-maya pa, ito na ang sunod na nangyari. Sumemplang ang motorsiklo matapos masagi ng SUV. Siguro po, nung nasingitan ko siya, medyo nag-iba po yung timpla niya. Natural naman, pero wala naman po, di ko naman siya nasagi, hindi naman po ang nagsalita sa kanya. Tapos, may bumibisi na po sa akin sa likod. Nung nakatapat na po siya sa akin, may naririnig po akong nagmumura. Kwento pa ni Renz, hindi agad huminto ang driver ng SUV nang matamaan siya, kaya humingi na siya ng tulong sa MMDA. Sugat sa braso at may pasa sa iba't ibang bahagi ng katawan ang inabot niya habang nasa ospital pa ang kanyang pasahero. Base sa sirkumstansya, ang pwede nating isampang kaso, ang isasampan naming kaso ay attempted murder. Kasi kita naman sa video, no, at mismong sa statement ng biktima na prior doon sa insidente ay nagkaroon sila ng altercation. So bago ginawa noong driver ng SUV yung apparently pag side sweep sa kanila. So nagkaroon na ngayon ng makikita ngayon yung possible na intention. Siniguro naman ng kumpanya na motorcycle taxi ang tulong sa kanilang rider at sa kanyang pasahero. Hindi po talaga kasalanan ng aming biker ang pangyayari, lalo na po yung pasahero. So talagang we will extend the full assistance po ng medical at ano pang mga pangangailangan ng parehong biker at ang passenger natin. Kailangan po natin na maging mahinahon sa lahat ng sitwasyon. Kasi kapag hindi tayo naging mahinahon, naging mainitin po ang ulo natin, talagang mag-re-result po ito sa altercation na kung saan ay ang kahihinatnan ay ganitong klaseng insidente. Tumanggi naman ang driver ng SUV na magpa-interview na nakatakdang sumalang sa inquest proceedings. Hawak na rin naman daluyong PNP ang nasangkot na SUV unit. Robert Mano, ABS-CBN News. Napigilan po naman ng mga off-duty na pulis ang road rage sa pagitan ng truck at bus driver sa Sibagat, Agusan del Sur noong Sabado ng hapon. Sa video po na binahagi ni Police Lieutenant Ramonit Rivera II ng Regional Mobile Force Battalion 13, makikita po na pilit na pinahihinto ng driver ng 10-wheeler ang isang pampaserong bus. Paghinto ng dalawang sasakyan ay buwaba ang driver ng truck, dala ang mahabang itak. Saka lumapit sa bus at pinabababa ang driver nito. Hinamon pa ng suntukan ng truck driver ang driver ng bus, pero bumaba at umawat po naman ang tatlong pulis na nakakita sa insidente. Ayon po kay Rivera, nakita niya na alanganin na nag-overtake ang bus at kinain ang linya ng truck na muntik ng masagi. Dahilan para magalit umano ang driver ng truck. Nagkaayos din ang dalawang driver at wala nang nagsampa pa ng reklamo. Sabayang nagtigil pasada ang dalawang transport group na tumututol sa consolidation o pagpasok sa kooperatiba para sa PUV modernization program. Pero giit ni Transportation Secretary Jaime Bautista, wala nang atrasan ang consolidation. Nagpapatrol, Jackie Manabat. Sabay na naghanda para sa kilos protesta ang dalawang transport group na tumututol sa ilang probisyon ng jeepney modernization program. Ang piston, pumuesto sa Welcome Rotonda at nagmarcha hanggang Mendiola. Isang pagpupugay! Kung saan sila nagsagawa ng maikling programa. Ang manibela naman, tumulong papuntang Mendiola. Sigaw ng dalawang grupo, ibasura na ang consolidation. Kailangan kasing bumuo ng kooperatiba o sumama sa isang grupo ang mga jeepney operators para mas madaling makapangutang sa bangko para sa PUV modernization program. Para sa mga transport group, hindi mga driver o operator ang makikinabang kapag pinilit silang sumali sa kooperatiba. Bakit kailangan pumasok sa consolidation? Bakit kailangan itulak? Bakit kailangan itulak sa pagbubuo ng mga korporasyon o pagbubuo ng mga kooperatiba? Bakit hindi payagan ng gobyerno yung individual na pag-aari ng ating public transport? Wala na kaming tiwala sa DOTR at LTFRB. Kinakailangan nang makinig ang ating Pangulo dito.
Sagot ng DOTR, handa sila makipag-usap sa mga grupo at pagbigyan ng mga hiling nila maliban sa isa. Non-negotiable ay yung industry consolidation, no? Because we really need the players to consolidate into cooperative or corporation. Nasanay na kami dito sa transport strike na ginagawa ng Manibela, no? Yung piston, we were talking to them, no? Yesterday. Kaya ang tumutulig sang transport groups, wala pang balak na tapusin ng mga kilos protesta. Base naman sa pagbabantay ng MMDA, walang gaanong epekto ang mga transport strike kanina. Out of our 600 plus na asset na ready vehicle to rescue vehicle, ang na-employ natin is only 80. As of now, we have no intent to suspend the number coding. May mga jeepney driver rin na inuna ang pamamasada kaysa makiprotesta. Eh, kailangan mo maghanap po araw-araw. Walang kakainin po pamilya ko. Paano kaya apektado nung itong strike? Ito, yung traffic po. Muling giniit ng gobyerno na papayagan pa rin pumasada lampas sa December 31 deadline ang mga driver o operator na susunod sa consolidation at may roadworthy na sasakyan. Dito masusing ini-inspeksyon ang mga kritikal na bahagi ng mga sasakyan. Dito sa tradisyonal na jeepney, tinignan ang busina, ang ilaw, ang preno, maging ang kalagayan ng mga gulong. Mga bahagi ng tradisyonal na jeep na mahalaga para sa kaligtasan ng mga pasahero. Todo alaga si Arturo sa 12 taon niyang jeepney na gamit niya para mapagtapos ang dalawang anak. 3 taon na anya mula nang sumali siya sa consolidation sa Marikina. Kailangan ho, magaling ka makiramdam. Kasi kung mas babayaan mong lumaki yung sira, mas malaki yung gastusin. Sa pagtataya ng LTFRB, kung mahihikayat nila ang grupong piston, aabot na sa 80% ng jeepney sa buong bansa ang makakasabay sa modernization program. Jackie Manabat, ABS-CBN News. Humihirit ng mas malaking benepisyo ang mga senior citizens sa mga bilihin at serbisyo. Nilinaw din ng gobyerno kung ano ang patakaran sa diskwento ng mga edad 60 pataas kung may promo ang isang serbisyo o produkto. Nagpapatrol, Alvin L. Chico. Bitbit ang mga senior citizen cards na mga kasama, bawas agad ang 20% sa in-order na pagkain ni Nagani. Hindi na hinanap ang presensya ng mga kasama para patunayang senior nga ang kakain ng dalawang order. Sa experience ko sa senior ID dito, hindi pa ako nagkaroon ng problema pag pinakita mo. Binibigyan ka naman kagad ng discount eh. 20% ang diskwento ng mga senior sa pagkain, gamot, ospital at ilang pang serbisyo. 5% naman sa ilang pangunahing bilihin sa supermarket bukod pa sa ibang diskwento sa kuryente at tubig, bagay na sinusunod ng karamihan sa mga negosyante. We have been following the law very strictly. Again, as good corporate citizens, no, it's to our interest to observe these laws faithfully. Mahigit 10 taon nang hindi nababago ang diskwento at benepisyo ng mga matatandang 60 anyos pataas. Kaya tinatrabaho na ng National Commission of Senior Citizens na lakihan o taasan ang mga benepisyo ng mga senior citizens sa Pilipinas. Ang limit halimbawang 1,300 pesos sa lingguhang grocery na may 5% discount, masyado na umanong mababa. Times have changed, prices have gone up, and then the senior citizen also needs a lot more attention. So we need to review. Samantala, isang senior citizen na naghain ng reklamo laban sa isang hotel dahil hindi umano ibinigay ang kanyang 20% discount dahil nakapromo ang kinuhang kwarto. Pero nanindigan ang senior citizen na may karapatan siya sa 20% discount dahil walang sales promotion permit ang hotel. Ang ending, inalok ng hotel ng overnight stay ang matanda. Pero sabi ng kliyente ko, hindi ko kailangan yan. Ang kailangan ko ay mag-donate kayo ng 250,000 pesos sa anumang senior organization of your choice para naman to partly assuage whatever damages suffered by senior citizens who were also denied the same benefits. Kinumpirma rin ng DTI na walang ang promo ang hotel.
kasi wala pong DTI permit yung hotel. Violation niya ng Consumer Act, therefore may multa yung hindi kumuha ng permit. Either 500 pesos to 300,000 po yan sa DTI dahil wala siyang DTI permit. Pero kung sakaling may promo nga ang isang produkto o serbisyo, pwede bang bawasan pa ito ng senior citizen discount? Mamimili lang po si senior either the 20% discount or the promotional discount, whichever is higher and more favorable po sa senior citizen. Nasa lagpas 8% na ng populasyon o mahigit 10 milyon ang mga senior citizens sa Pilipinas. Alvin L. Chico, ABS-CBN News. Gretchen, nakasama ba si Miss Universe Philippines Michelle D sa pag-iikot sa mga lugar sa Mexico? Yes, Ate B, nag-enjoy si Michelle D sa city tour sa Mexico ngayong araw. Sa Instagram post ng Miss Universe Philippines, kasama ni Michelle si Miss Universe 2023 first runner-up Antonia Porcild. Tinayak din sa fans na mabuti na ang pakiramdam ni Michelle, kaya nakasama siya sa pamamasyal sa Mexico. Bago nito ay kumalat ang video ng maagang pag-alis ni Michelle sa isang Mexican TV show dahil hindi umano mabuti ang kanyang pakiramdam. Dineklara na po ang state of calamity sa buong Northern Samar dahil sa lawak ng pinsala ng ulan at baha. At live mula sa Katarman, Northern Samar, nagpapatrol si Sharon Evite. So Sharon, nagpapatuloy pa rin ba yung ulan at baha dyan sa lugar na yan? Yes, Henry. Sa ngayon, nagsimula na humupa ang baha sa mga bayan dito sa Northern Samar. Pero dahil nananatili pa rin makulimlim ang panahon, nababahala ang maraming mga residente na baka muli na namang bumuhos ang pag-ulan na posibleng magdulot ng pagbaha at landslide. Abala ang kapatid ni Melanie sa pagkukumpuni ng dingding ng kanilang bahay sa poblasyon ng bayan ng Lope de Vega, Northern Samar. Nasira kasi ito dahil sa lakas ng agos ng baha. Pagtes ng madaling araw, kwento niya, nagising na lang sila ng biglang pagtaas ng tubig baha. Pagtingin ko doon sa ano, kasi malapit ko na daan sa sapa. Pagdating na, pag-ispat, ano ko ng flashlight, yun na ano, bigla rin tumas yung tubig. O, tapos din, nag-ano kami sa ibang gamit doon sa taas, sa simbahan. Si Julito, abala naman sa paglilinis ng putik sa labas ng kanilang bahay at tindahan. Hindi niya maiwasang manghinayang sa ilan nilang paninda na itinapo na lang dahil nalubog sa baha. Nabasa, ma'am. Yung mga tinda namin, mga paninda. Kumaibenta pa po yan, sir? Yung iba, pwede pa. Yung iba naman, siguro ko hindi na. Sa kabila ng sinapit sa baha, nagpapasalamat ang mga residente na nakapagsimula na silang maglinis sa kanilang bahay. Kahapon kasi, lubog sa baha ang 24 na barangay. Halos bubong na lang ang makita. Higit 4,000 pamilya o 16,076 na individual ang apektado ng pagbaha. Sa ngayon, nadadaanan na ang kalsada mula Lope de Vega papuntang Katarman. Pero dahil sa ilang landslide, halin-hinan muna ang mga sasakyan sa pagdaan sa kalsada. Natenga muna kasi kahapon sa daan ang ilang mga sasakyan, kabilang na ang mga bus at truck, dahil sa kabi-kabilang landslide. Isinailalim na sa state of calamity ang Northern Samar. Tinatayang 74,000 pamilya ang apektado ng pagbaha sa lalawigan. Hindi naman madaanan ng malalaking sasakyan ang Dangkalan Bridge sa Bubon, Northern Samar dahil sa bitak na dulot ng baha. Napinsala rin ang mga bahay at kalsada sa San Roque, Northern Samar. Lubog sa baha ang mga palayan. Idineklara na rin ang state of calamity sa bayan ng Hipapad, Eastern Samar, kung saan binaha ang lahat ng 13 barangay. Umaapela ang mga residente ng tubig na maiinom, gamot at pagkain.
and we have 42 families. Bagamat nagsimula naghumupa ang pagbaha dito sa Katarman, meron pa rin ilang mga bahay na may tubig pa rin sa loob. Kung kaya nananatili pa rin sa mga modular tents dito sa Kapitolyo ang higit 300 mga pamilya. Nananatili na mga madilim ang ilang mga bahay sa Northern Samar sa tindi ng pinsala sa mga linya at poste ng kuryente. Pero halos lahat na ng mga bayan dito sa Northern Samar ay napailawan na o may mga bahagi na ng mga bayan ang napailawan na maliban na lang sa Lope de Vega na wala pa rin kuryente sa ngayon dahil sa tindi ng pagbaha. Henry? Maraming salamat, Sharon Evite. Alamin muna natin ang magiging lagay po ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, lalong-lalo na sa Northern Samar, gaganda na ba ang panahon doon sa naturang lugar? Kabayan, inaasang gaganda na ang panahon sa Bicol Region at Eastern Visayas. Kasama na po ang Northern Samar bukas at mababawasan din ang ulang dala ng shear line. Pansamantala kasing hihina itong amihan na taatras po pahilaga ang kaulapang dala ng shear line. Pero pagsapit ng Biyernes, muli pong lalakas itong amihan at tutok naman ang kaulapang dala ng shear line sa may Quezon at sa Bicol Region. Wala namang nakikitang sama ng panahon sa bansa hanggang sa long weekend. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas, maaraw po at maalinsangan sa Mindanao sa umaga, pero bandang tanghali sa may Caraga, Davao Region, Northern Mindanao, Lanao del Sur, dito po sa may Cotabato, may aasahang mga pag-ulan. Sa hapon naman, sa kanlurang bahagi medyo maulan sa Lanao Provinces, sa may Misamis Occidental, Zamboanga del Sur at Zamboanga Sibugay. Bandang gabi, uulan ulit dito sa Caraga, sa Davao Region at maging sa may Basilan. Sa Visayas, aaraw na po sa malaking bahagi bandang umaga pero posible pa ang kalat-kalat na mga pag-ulan, di naman yan magtatagal sa ilang bahagi bandang hapon. Pagsapit naman ng gabi, may mga pag-ulang aasahan dito sa may southern part ng Leyte, sa southern Leyte po, sa Bohol, dito sa bahagi ng Aklan at sa Capiz. Sa Palawan naman, umaga hanggang tanghali may kaunting ulan sa buong probinsya pero mula hapon tuloy-tuloy na po hanggang gabi ay mababa ang tsansa ng pag-ulan. Sa Luzon, meron ng ulan mula sa umaga dito po sa Quezon Province, Aurora, Isabela at Cagayan, dalayan ng shear line. Sa tanghali, mas maulan sa may Cagayan Valley at meron na rin mga pag-ulan sa may Bulacan at sa ilang lugar sa Bicol Region. At maulan pa po sa Cagayan Valley pagsapit ng gabi at taasan din ang ulan dito sa ilang lugar sa Quezon Province at maging sa Oriental Mindoro. Dito po sa Metro Manila, aaraw sa umaga pero posible ang pag-ulan bandang pagitan ng alas 12 hanggang alas 3 ng hapon, kaya huwag pa rin kalimutan ang inyong payong. Kapamilya, matinding pagbaha ang dinulot ng shear line sa Northern Samar nitong Martes. At bagamat bago sa pandinig ang terminong shear line, matagal na ito nakakaapekto sa ating bansa. Walang bagyo, nalusaw na rin ang low pressure area na inaasahang tatama sa bansa. Pero malawakan at mabilis ang pagtaas ng bahang nagpalubog sa maraming bayan, hindi lang sa Northern Samar, kundi maging sa Eastern Samar at sa probinsya ng Capiz. Ayon sa PAGASA, ilang araw nang nagpapaulan ang shear line bago pa nangyari ang malawakang pagbaha sa Northern Samar. Last week nga, ito yung minomonitor natin, nagsimula maka-apekto dito sa silangang bahagi ng Central and Southern Luzon. At nung approaching na yung weekend, ay halos naging ang concentration nito ay nandito na sa may bandang Bicol Region and Eastern Visayas. So, nung simula po nung Sabado, Linggo hanggang Lunes, halos dito nakatutok sa Southern Luzon or sa Bicol Region at Eastern Visayas itong shear line natin. Sa pagitan ng Lunes ng umaga at Martes ng umaga, bumuhos ang 619 mm na ulan sa lalawigan. Katumbas ito ng pagbuhos ng mahigit isang dram ng tubig sa kada isang metro kwadrado na lalagyan. Record-breaking ang dami ng ulang ito. Nung bumaha dito sa Metro Manila because of bagyong Ondoy, 455 mm lang po yung binuhos na ulan. What more yung 619 mm pa. So mas marami pa yung ulan na bumagsak sa Northern Samar
kumpara sa ulan na naranasan natin noong panahon na undoy. Dahil dito, hindi na kayang sipsipin pa ng lupa ang dami ng ulan. Kung i-consider natin yung kasalukuyang kondisyon ng lupa dun sa may Katarman, which is basang-basa na talaga, wala nang absorption dun sa may soil na nangyayari, ang lahat na bumuhos ng tubig ulan ay posible nang naging runoff or tubig baha na talaga siya. Bago man sa pandinig ng karamihan ang terminong shear line, matagal nang nakakaapekto ang weather system na ito sa ating bansa. Pag ganitong panahon, November hanggang February the following year, karaniwan aside dun sa amihan, yung malamig na hangin na nakakaapekto sa ating bansa, kapag nag-meet yung malamig na hangin ng amihan sa mainit na hangin dito sa tropics, ito'y nagkakaroon ng boundary na shear line. Sa lugar kung saan nagsasalubungan ang mga hangin, nabubuo ang makakapal na ulap na nagdadala ng malalakas na mga pag-ulan. Pwede itong magpaulan sa isang lugar ng ilang araw hanggang mahigit isang linggo. Sa silangang bahagi ng bansa, madalas itong nakakaapekto. Sabi ng mga eksperto, inaasahang mas titindi pa ang mga pag-ulang dala ng shear line dahil sa climate change. Sa lalong pag-init ng ating atmosphere, mas tumataas ang kapasidad nitong mag-ipon ng mas maraming moisture na siyang bumabagsak bilang ulan. Binaha rin po ang ilang bahagi ng barangay Kalinan Proper at barangay Malagos sa Davao City, dulot naman ng localized thunderstorms na nagsimula Martes ng hapon. Stranded ang ilang motorista matapos umapaw ang tubig sa isang sapa sa lugar. Nagsagawa naman ng preemptive evacuation ang mga tauhan ng barangay at volunteer groups sa mga residenteng naninirahan sa tabi ng ilog. Sa report ng Davao City Risk Reduction and Management Office, umabot sa code red o critical na level ng tubig ang Talomo River. Humupa rin ang baha kinaumagahan at walang naitalang pinsala sa insidente. Yan po ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat ka, pamilya. Kinumpirma ng Department of Migrant Workers na 17 Pinoy seafarers ang nakalista bilang crew members ng cargo vessel na hinijack ng Houthi rebels sa Red Sea. Pinuntirian ng armadong grupo ang barko na umano'y Israeli ship para ipakita ang pagkundina sa patuloy na pambobomba sa Gaza Strip. Nagpapatrol, Zen Hernandez. Sa pinost na video ng Yemeni military media, makikita kung paanong nakasampa ang Houthi rebels sa umano'y Israeli ship na nasa Red Sea mula sa isang chopper. Tinutukan ng baril ang mga crew. At tinangay ang buong barko na may pangalang Galaxy Leader papuntang Yemen. Ayon sa Israel Defense Forces o IDF, galing Turkey at papuntang India ang barko. Pero hindi ito Israeli ship at walang sakay na Israeli nationals. Lumalabas naman sa ilang media report na British registered ang barko pero part owner ang isang Israeli businessman. Kinundina ng Japan ang hijacking dahil Japanese company ang nag-ooperate sa barko na may 25 foreign crew mula Bulgaria, Ukraine, Mexico at Pilipinas. Nakikipag-ugnayan na rin sila sa Israel, gayon din direkta sa mga Houthis. Umapila rin sila ng tulong sa Saudi Arabia, Oman, Iran at iba pang bansa na udyukan ang mga Houthis na bitawan na ang barko at palayain ang mga crew nito. Ayon sa DMW, 17 Pinoy crew ang nakalista sa barko. Nakipag-ugnayan na sila sa mga pamilya at nakikipagtulungan sa Department of Foreign Affairs, Shipping at Manning Agency para ligtas na maiuwi ang mga Pilipino. Umalma rin ang Estados Unidos sa insidente. The Houthi seizure of the motor vessel Galaxy Leader in the Red Sea is a flagrant violation of international law. We demand the immediate release of the ship and its crew, and we will consult with our allies and UN partners as appropriate on next steps. Lumalakas ang simpatya sa Gaza dahil sa kagimbal-gimbal na paglobo ng mga nasasawi na pumalo na sa mahigit 14,000, kung saan mahigit 5,000 ang mga bata ayon sa Gazan authorities. Target ng Israel, pulbusin ang Hamas dahil sa sinasabing pagmasaker at pagdukot ng mahigit 1,000 individual. Pero maging pamilya ng hostages, nauubusan na ng pasensya sa sarili nitong gobyerno dahil sa kawalan ng malinaw na pag-uusap para masagip ang mga bihag.
Apat na hostage na ang naunang pinalaya at ngayon sa tulong ulit ng Qatari government. Napagkasunduan ang apat na araw na tigil putukan para makalaya ang 50 Hamas hostages kapalit ng 150 Palestinian detainees. Mahigit 5,000 Palestino kasi ang nakadetine sa mga kulungan ng Israel. Zen Hernandez, ABS-CBN News. Iginiit ng Armed Forces of the Philippines na hindi nakatuon laban sa anumang bansa ang Joint Maritime at Air Patrols ng Pilipinas at US. Nanawagan naman ang National Security Council sa Atin Ito Coalition na sa ibang lugar na lamang sa West Philippine Sea gawin ang plano nitong Christmas convoy imbis na sa Ayungin Shoal. Nagpapatrol, Bianca Dava. Magkasabay na lumipad ang mga aircraft ng Philippine Air Force at US Indo-Pacific Command sa ilang lugar sa Luzon. Kabilang ang joint flight na ito sa mga aktibidad ng mga sandatahang lakas ng Pilipinas at Amerika na nagsimula kahapon. What is important is the purpose. And that is for peace in the region. And also for us to assert our sovereign rights and jurisdiction. Ngayong araw, nagsagawa naman ng PH Poseidon familiarization ang mga Navy ng dalawang bansa. Ang PH Poseidon ay isang maritime patrol and reconnaissance aircraft ng US Navy. We're going to take off and fly west and we have some US vessels that are going to be sailing with some Filipino vessels. And we're going to be providing eyes in the sky, what we call intelligence, surveillance, and reconnaissance. So just to provide a safety network and to ensure that we're conducting ourselves professionally on station and observing anybody else that we may run into while out on station and ensure that they're operated professionally. We're just prepared in case of any contingency if anybody does come up to intercept us, whether it be the international waters and the airspace that we're operating in. Ang P-8 Poseidon din ang madalas nakikitang paikot-ikot tuwing may resupply mission ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Giit ng Armed Forces of the Philippines, hindi nakatuon ang Joint Maritime and Air Patrols na ito laban sa anumang bansa, lalo na sa China sa kabila ng umiigting na tensyon sa West Philippine Sea. China should know that we are just implementing international law and convention, and all our actions are in accordance with international convention. It is just us asserting our sovereign rights and jurisdiction in areas that are within our maritime zone. Samantala, hindi suportado ng National Security Council ang planong civilian Christmas convoy sa Ayungin Shoal. Ayon kay NSC Assistant Director General Jonathan Malaya, bagamat maganda ang hangarin ng Atin Ito Coalition na magatid ng holiday cheer sa mga sundalong nakaistasyon sa BRP Sierra Madre, maituturing na ill-advised ang plano. Given the heightened tensions between the Philippines and China, and given that in the past Aurora missions, the entire world knows what has happened with our civilian supply ships supported by Philippine Coast Guard ships, given the ramming incidents that has happened, the laser incidents, and the many other provocative and coercive actions taken by China, it would be ill-advised for them to move forward with this. Sa halip na sa Ayungin Shoal, inirekomenda ng NSC na gawin na lamang ang aktibidad sa ibang bahagi ng West Philippine Sea. Sabi naman ng AFP, maaaring i-turn over na lamang ng grupo ang kanilang Christmas donations para sa BRP Sierra Madre, sa Philippine Navy at Philippine Coast Guard. Bianca Dava, ABS-CBN News. Hindi maitago ni Dolly De Leon ang excitement at saya sa sunod-sunod na Hollywood projects. Baliktambala naman sa pelikulang In His Mother's Eyes sina Maricel Soriano at Roderick Paulate. Nagpapatrol, Ganiel Krishnan. Naghihintay siya? May hinihintay ba naman? Sa pelikulang In His Mother's Eyes, aabangan ang pagganap ni Diamond Star Maricel Soriano bilang OFW na may anak na mayroong autism spectrum disorder.
Makakasama ni Maria, sina Roderick Paulate at L.A. Santos. Masaya sina Roderick at Maria na reunited sila sa naturang proyekto. I think yun yung nakatulong dito. Yung kilala niya ako, kilala ko siya. Tapos ginamit namin yung relasyon namin bilang magkaibigan, parang magkapatid din. Tsaka pareho na kaming ulilang lubos. Chismosa siya! Todo naman ang naging paghahanda ni L.A. para sa kanyang role bilang anak ni Maricel. Na-amaze po ako kasi sobrang iba yung puso nila. Pag sinabing nasa spectrum, hindi iisa lang eh. Parang it's a very, very wide spectrum po. Parang bawat special kid po, iba-iba talaga. Aminado ang direktor na si FM Reyes, kahit na mabibigat ang eksena, naging magaan sa kanya ang proseso ng paggawa ng proyekto. Nandun yung nervyos, pero dahil mas nakilala ko sila as friends, pagdating, nandun yung respeto. Mapapanood ang In His Mother's Eyes simula November 29. Excited at kinikilig naman si Dolly De Leon sa sunod-sunod niyang project sa Hollywood. Kabilang dito ang Between the Temples, kung saan kasama niya sina Jason Schwartzman at Carol Kanes. Kasali rin si Dolly sa upcoming movie na Grand Theft Auto. Kasama niya sina Aquafina, John Cena at Simu Liu. I'm so thrilled. I'm so happy. Parang ito na yung chance natin to be, you know, in the world stage. Nakatakda rin tumungong Germany si Dolly para sa kanyang role sa US series na 9 Perfect Strangers, kung saan makakasama niya ang Hollywood A-lister na si Nicole Kidman. Sobra akong excited, as in. Yeah, and ang weird lang ng feeling na you're watching someone's work on screen, and then biglang ka-eksena mo sila ganito kalapit, parang tayo kuya. Diba? Parang, wow! Ang wild nun! Bukod sa kanyang international projects, ipinagmamalaki rin ni Dolly ang pinagbibidahan niyang full-length animated feature film na Itima Pukpukaw, o The Missing, na pambato ng Pilipinas sa Best International Feature category ng 96th Academy Awards. Gino Krishnan, ABS-CBN News. Lumalabas sa pag-aaral ng social weather stations na bahagyang nabawasan ang bilang ng mga pamilyang Pilipino na nakaranas o nakararanas ng gutom. Maliban lamang sa Metro Manila na pangunahin naman ang apektado ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Nagpapatrol, Rafael Bosano. Minsan nang naranasan ni Maristela at kanyang pamilya ang tiis na lang ang gutom dahil sa kawalan ng paraan para maibsan ito. Kaya ngayon, todo kayod sila ng kanyang mister sa paglalako ng mais, wag lang nila itong muling maranasan, lalo na ng kanilang dalawang anak. Lagi-lagi. Kasi ano, kailangan yun eh. Pag wala kang diskarte, talaga magugutuman ka. Lalo sa panahon ngayon, sobrang mahal yung bilihin. Mahirap talaga. Tumataas na po yung ano, lalo na yung bigas. Kung ang sitwasyon ng buong bansa ang titignan, bumaba ang porsyento ng households na nagugutom. Mula 10.4% noong Hunyo, 9.8% ito sa third quarter ng 2023. Ang isang household ay may 5 miyembro. Ayon sa SWS, bagamat wala pang 1% ang ibinaba ng bilang ng Filipino households na nagugutom, magandang senyalis pa rin daw ito, lalo na kung ikukumpara mo sa datos noong 2020 kung saan pumalo sa 21.1% o 2 sa bawat 5 Filipino households ang nakararanas ng gutom. Ngayong 2023, tinatayang nasa 27.4 million ang bilang ng Filipino households sa buong bansa. 2.7 million sa kanila ang nagsasabing nakararanas sila ng gutom. This is a good sign because annual average from the past 3 years, it was catastrophic during the year of the pandemic. The decline in the overall hunger percentage was due to a decline of hunger among the poor household combined with the steady hunger level among the not poor families. Bumaba rin ang porsyento ng nagugutom sa Visayas at Balanse Luzon, habang halos nanatiling pareho ang numero sa Mindanao. Pero dito sa Metro Manila, tumaas ang bilang ng mga nagugutom. Mula 15.7%, umakyat ito sa 7.3% o halos 1 sa bawat 5 pamilya. Sa 3.7 million households sa Metro Manila, lumalabas na 645,000 sa kanila ang nagugutom.
it's different for every area. Metro Manila being the center, it's possible that the increase in the hunger figure here was due to rise inflation, pagtaas ng presyo ng bigas, inflation in general. Kaya para masabayan ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin at maiwasan ang pagkalam ng sikmura, diskarte ang pinaiiral ng marami. Kailangan may sideline, hindi lang sinisa lang trabaho, lalo na yung tapos na tapos yung sahod eh. Pag hindi ka magpagod, walang pera. Gabay ang survey na ito sa gobyerno para sa mga proyektong makatutulong sa bawat Pilipino. Pero importante pa rin ang pagsisikap ng bawat isa para umunlad ang sarili at bansa. Rafael Bosano, ABS-CBN News. Matapos magpasa ng resolusyon para kontrahin ng mga banat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, tinatalakay po naman ngayon ng mga kongresista ang mga resolusyon para himukin ang pamahalaan na makipagtulungan sa imbisigasyon ng International Criminal Court sa War on Drugs ng nakaraang administrasyon. Magpapatrol, RG Cruz. Sinimulang talakayin ng House Committees on Justice at Human Rights ang mga resolusyong humihikayat sa Marcos administration na makipagtulungan sa imbestigasyon ng International Criminal Court sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasama sa nagsusulong nito ang mismong chairman ng House Committee on Human Rights na si Manila Representative Benvenido Abante. Sa harap ito ng ilang buwang tensyon sa pagitan ng pamilya Duterte at Kamara na nag-umpisa nung layasan ni Vice Presidente Sara Duterte ang lakas CMD ni Speaker Martin Romualdez. Ito'y matapos i-demote mula sa pagka-senior deputy speaker ang kaalyadong si Pampanga Representative Gloria Arroyo hanggang sa tanggalan ng confidential funds ng Kamara ang bise sa 2024 budget. Binatikos ito ng dating Pangulong Duterte na nauwi sa pagpasa ng Kamara ng resolusyong bilang pagdepensa sa kanilang institusyon, pag-alis ng ilang kongresista sa partido ng dating Pangulo, hanggang sa pag-ugong ng usapang impeachment ng bise na itinanggi naman ng House leadership. Pero iba ang hinala ng dating tagapagsalita ng dating Pangulo. It's an unavoidable observation that the anti-Duterte campaign must be spearheaded by the Speaker. Nilinaw ni Abante na walang tinatarget ang kanyang resolusyon. Hindi po tayo dito para idiin ang particular na tao o grupo. Ang idiin po natin dito ang rule of law. Aminado naman si Albay Representative Ed Selagman na hindi siya sigurado kung bakit ngayon tinatalakay ang mga naturang resolusyon. Meron din akong hinala, pero hinali lamang yan. But gusto kong sabihin lang, we follow the rule of law. Kung talagang susunod natin ang rule of law, kailangan tayo mag-cooperate sa ICC investigators. Umapila naman ang grupong Human Rights Watch sa mga mababatas na suportahan ng resolusyon. Pero ani Senador Ronald De La Rosa, baliwala ang mga resolusyon kung hindi naman ito pakikinggan ng Pangulo. Kaya para kay Senador Amy Marcos na kaalyado ng mga Duterte, dapat manindigan ng gobyerno na tapos na ang usaping ito dahil nagsalita na ang Pangulong hindi makikipagtulungan sa ICC. Ipapasa pa daw yung ICC resolution na pakialaman tayo ng dayuhan samantalang mga korte natin na papatunayan naman na umaandar, malaya at matibay. Pero tingin ni Lagman, wala namang pipigil sa gobyerno magbago ng isip, lalo na kung may suporta sa Kamara. Pinatatawag ng komite ang mga opisyal ng gobyerno at biktima umano ng war on drugs sa susunod na hearing. Para kay Lagman, hindi kailangan humarap sa hearing ang dating Pangulo. Ayon naman sa DOJ, kailangan munang pag-aralan ito dahil kumalas na sa ICC ang bansa. RG Cruz, ABS-CBN News. Kompleto na ang final forecast ng UAAP Men's Basketball Tournament. Ito'y matapos sa tambakan ng Ateneo Blue Eagles ang Adamson Falcons 70-48 sa kanilang playoff game para sa ika-apat at huling spot sa semifinals. Ito na ang ika-siyam na sunod na pagkakataong pumasok sa Final Four ang Ateneo. Umiscore ng 20 points si Jared Brown para sa defending champions na kontrolado ang laro mula pa lang sa unang quarter. At makakaharap ng Ateneo Blue Eagles ang top seed at may twice-to-beat advantage na UP Fighting Maroons sa semifinal sa Sabado. Maglalaban naman ang number 2 seed na De La Salle Green Archers at number 3 na National University Bulldogs. Inaasahang magiging mas malawak ang audience ng Pinoy Mixed Martial Arts Fighters. Ito'y matapos lagdaan ang kontrata sa pagitan ng Universal Reality Combat Championship
at I Want TFC. Sa ilalim ng kasunduan, ipalalabas ang mga content ng URCC sa I Want TFC. Ayon kay ABS-CBN Digital Chief Jamie Lopez, layo nitong ipakita at ipagbuni ang Filipino talent at gawing mas malaki ang nasabing sport. Tiwala naman si URCC President Founder Alvin Aguilar sa bagong partnership, lalo't itinuturing ito na Kapamilya Network bilang isa sa mga nangungunang content provider sa loob at labas ng bansa. Iniimbestigahan ng Cebu City Police ang pamamaril ng ilang lalaki lulan ng motorsiklo sa isang bake shop sa Barangay Pardo, Martes ng gabi. Sa CCTV video ng barangay, makikita ang isang motorsiklo na huminto sa tapat ng bakery. Saka nagpaulan ng bala ang pasahero nito. Makailang ulit tinamaan ang display rack ng naturang bake shop. Agad namang tumakas ang mga suspect. Ayon sa pulisya, hindi man na i-report sa kanila ang insidente, nagsasagawa sila ng imbestigasyon. Walang nasaktan habang inaalam na rin ang motibo sa pamamaril. Arestado ang isang ginang matapos umanong magpanggap na isang abogado sa Bacoor, Cavite. Umabot ng 19 milyong piso ang naibigay ng biktima sa suspect na gagamitin dapat sa paglilipat ng titulo ng lupa. Nagpapatrol, Easy Lee. Huli ang isang 50-anyos na ginang sa ikinasang entrapment operation ng NBI-NCR sa Bacoor, Cavite matapos umanong magpanggap na isang abogado. Ayon sa 41-anyos na biktima, nirefer sa kanya ang suspect ng isang kakilala noong Pebrero para tulungan siya sa kasong may kinalaman sa lupa. Sabi niya, tutulungan niya ako maayos yung kaso, tapos tutulungan niya akong yung ma-transfer yung mga title sa mga anak ko, tapos yung will ni mami ipapanotarize. Sa loob ng halos isang taon, nakapagbayad ang biktima sa suspect ng 19 milyong piso para iproseso umano ang pag-transfer ng mga titulo sa lupa. Yung account ko, account ng anak ko, yung mga naging insurance ng asawa ko na nakuha nung namatay na siya. Doon napunta lahat. Yung biyenan ko, account ng biyenan ko, doon din napunta. Buo nga yung tiwala ko sa kanya. Sobrang tiwala ko sa kanya. Kung baga bodol yung ginawa niya sa akin, nabodol ako. Sa laki ng kanyang nahingi dito sa ating complainant na naging biktima niya, ay maaari na may mga nabiktima na rin siya in the past. At hindi rin po malayong mangyari na may mga kasabwat siya. Hindi naman po siya abogada, as evidenced by a certification from the Supreme Court Office of the Bar Confidant na hindi po siya kasama doon sa talaan ng mga abogado dito sa ating bansa. Iniimbestigahan na ng NBI-NCR kung may iba pang posibleng na biktima ng suspect. Tumanggi naman ang kampo ng suspect na magbigay ng komento. Sumailalim na ang suspect sa inquest proceedings at mahaharap sa kasong estafa for false pretense and fraudulent acts. Easily, ABS-CBN News. Naghatid ang inspirasyon sa ilalim ng bagong record label ng ABS-CBN na Inspire Music ang ilang kapamilya artist kabilang si Francine Diaz at mga bagets sa sina Imogen at Fabio. Mistulang mini-concert ang launching ng Inspire Music, ang bagong record label ng ABS-CBN Music, sa pamumuno ni inspirational diva Jamie Rivera. Sabi ni Jamie, paraan niya para ibalik sa pamamagitan ng musika ang pag-apaw ng blessings sa 35 taon niya sa showbiz. Since binigyan nila ako ng label, 'di ba? Binigyan ako ng star, pinagkatiwalaan nila ako ng label ko. Siyempre kailangan galingan ko. Kailangan ang kukunin mo dito, saka 'yung magagaling, magaganda, magagaling kumanta. Ang mga bagets sa sina Imogen at Fabio ang unang artist ni Jamie sa record label. Inawit naman ni Fana ang Glock 9 hit na Love Story Ko. Ibinirit ni Angela Ken ang kanta ni Jamie, Napansinin Mo Naman Ako. Kabado man, inawit ng first-time singer na si Francine Diaz ang Faith, Hope and Love.
Miss Jamie po siya. Paano po ako mag-no-know? Siyempre, lalaban po ako. At saka po, sinabi ko po ano to sa sarili ko na once in a lifetime. Hindi to, baka hindi na ulit mangyari pag tumanda ako. Kwento ni Francine, may upcoming music recording siya sa Korea bago matapos ang taon at proud sa kanya ang ka-love team na si Seth Fedelin. Pero, sila na nga ba? Kayo na ba? Hindi po. In a way po, nakaka-pressure kasi pag love team kayo, kayo na ba? Very grateful for him kasi he respects my mom very much. So baka sa Christmas, baka kaming dalawang magkasama. Nirelease naman ng award-winning Filipino musical director na si Troy Laureta ang kanyang third at latest OPM album na Dalamhati. I'm so proud to be Filipino. I'm hoping that with this album and with more people being more proud of who they are, that we inspire the youth. Tampok sa album sina Jed Madela, Martin Yevera, Regine at Augie Alcacid, at umawit sa wikang Filipino sina American Idol winner Jordan Sparks at American Idol runner-up Catherine McPhee. Kaliwat kanan na po ang mga pailaw ng mga Christmas display sa iba't ibang bahagi ng ating bansa habang papalapit ng papalapit ang holiday season. Tara na't libutin po natin ang ilan sa mga makukulay na palamuting pamasko sa pagpapatrol ni Joe Carretero. Nag-bihis Pasko na ang ilang mga kilalang pasyalan sa Maynila. Isa sa mga atraksyon ang 45-foot Christmas tree sa Kartilya ng Katipunan. Inangunahan ng mga opisyal ng lungsod ang pagpapailaw sa mga pasyalang ito. Hindi rin nagpahuli sa paningninga ng dekorasyong pamasko na tinatawag na Night of Lights ang isang kilalang mall sa Pasay City. Nasa 3 milyong ilaw ang ginamit sa Tunnel of Lights na patok sa mga naghahanap ng picture-perfect background. Atraksyon din ang giant Christmas tree. Sa Quezon City, tampok naman sa isang mall ang nasa 2.5 million na mga Christmas lights sa kanilang Christmas light show. Atraksyon ng kanilang 20 feet na Christmas tree at ang 50 feet Christmas tree na napapaligiran ng mga naglalakihang mga regalo at laruan. Hindi rin magpapahuli sa mga makukulay na Christmas display ang mga taga-probinsya. Sa Bacoor City, nakamamangha ang kinang tuwing gabi ng kanilang heritage tree. 40 taon na ang puno ng akasya na napapalamutian ang mga ilaw na sumasagisag sa katatagan ng lugar. Naglalaki ang Christmas tree naman ang angat sa Christmas Banchetto sa Santiago City Hall sa Isabela. Ang mga Christmas tree mula sa pagkonfederasyon ng City Hall na may temang Paskong Pinoy. Mga pinagtabasang tela naman o retaso ang ginamit ng mga taga-Pura Tarlac sa kanilang paglahok sa taunang Belenismo. Makahulugan ang nativity scene na mula sa ideya ng mga babae na solo parents na miyembro ng grupong Rags to Riches. Dinarayo naman itong mala Christmas Village na halos naging tourist attraction na sa Bacolod City. Makikita rin ang buong disenyo sa labas ng isang bahay na mayroong windmill, Christmas nutcrackers, moving trains at marami pang iba. Nagmistulang Christmas Magical Toyland naman ang Davao Regional Medical Center sa Tagum City, Davao del Norte. Mga recycled at hiniram na stuffed toy at mga naipong indigenous materials ang ginamit para sa dekorasyon. Bida ang mga teddy bears sa nativity scene, habang makikita rin ang magical tree at castle na napapalibutan ng mga fairy dolls at toy animals. Jose Carretero, ABS-CBN News. Malapit na. Uy, buti hindi buda ko. Oh, meron nabati pizza. Nabati ka na namin yesterday. Meron pizza, pwede batiin. Batiin. Okay. Libre. Nang libre. Ayun o. Gusto ko na marinig ang mga sweet ayun. Yung ano. Happy birthday. Sing, sing. Yeah. Happy birthday. Thank you, Gary. Basta may pizza. Maligayang bati. Oh, ganda. Pizza lang, kapabati. Ikaw naman. Happy birthday. Yeah. Oh, sweet. Oh, iba yung lambing. Pizza to power. Uy, pinaghirapan yung ano. Oo, ganda ng tree. Christmas tree. Oo, oo. Ang gaganda, no? Pinag-isipan. Pinag-isipan. At ginastusan. Oo, oh, ginastusan. Yeah. Pero may Christmas tree ka na yan, Ri. Tree. Tree meron. Tree lang.
Ah, walang ano. Ito, so three lang, wala pa pong... Wala pa yung Christmas. Si Ate B, maganda to. Christmas plant. Ayun ang cute. Kasi hindi kasha ang Christmas tree sa bahay namin. Ako, first week of November, may Christmas tree na. Ako, November 1, bago mag-November. Hindi, totoo. Oh, para maaga ako, maaga ako maglagay ng tree. Tatlong taon na hindi ako naglalagay ng mga nakakatakot. Eh, buti naman. Kasi parang yung inviting, ano eh. Ano to, yung Halloween? Pang-Halloween. Pag-November 1, pang-Halloween. Ano ka ba? Eh, ikaw si Mr. Kababalagan. Kaya ka natatakot siya. Pero pagdating sa bahay mo, kaya ka natatakot siya. Dear, ikaw si Mr. Kababalagan, natatakot ka? Of course. Hindi ako natatakot, parang nag-invite ka ng negative. Natakot ka eh. November, bago mag-November 1, meron na akong ano, yung buong pader ng bahay namin, pinupuno namin ng ano yun? Lights. No. Parol. Oh. Nice. Magandang maaga. 41 yun. Pasko. 41 na parol. Huh? 41? But 41? Yes. But 41? Oh. Ay, nagkataon lang na 41. Eh, ba't bilang na bilang mo? Nagkataon lang. Nabilangan na. Kala ko bilang. Pero yun, ano, recycled yun ha. Every year, pinapalitan lang ng ilaw kapag napupundi na. Wow, para ka palang shopping mo. Pero for, I think, 5 years na. Five years na yun, yung mga parol na yun. Wow. Iniingatan na. Sana naman, imbitahan mo kami magpakain ka. Oo, sige. Kailan? Eh, may pizza na nga eh. Ano ba? Alam mo, magpapabili ako ng pizza ulit. Ikaw si Kabayan Noli, hindi ka pa nagpapakain sa bahay. Ayan, humihirit na. Hiniritan ako mo si kasi. Ako si Kabayan Noli. Magpakain ka sa bahay. Sa bahay mo sa bahay. Liga na. Merry Christmas na po. Iyan po ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Ang mga Santa Claus. Uy, wala. Ayun. Malaki na yan eh. Ako po si Henry Umaga Diaz. Ayan, sabi niya pizza daw. Pizza. Thank you sa blowout. Parang ano, may pumalakpa ko. Nakakain ka ba ng car? Nakakain ba kayo? Ha, thank you sa blowout. 33 days na lang. Pasko na. Ano mang hamon, ano mang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano. Nandito kami saan para sa inyo, saan man sa mundo. Ako po si Karen Davila. Sangga ng birthday lang. Oo, ay meron ka pang tugtog sa mga puso, bye-bye. Oh my gosh, ikaw na. Malabo mata ko tonight. Ako na. Mahaba eh. Malabo mata ko tonight. Sa mga sumusubaybay sa FPJ's Batang Quiapo, Can't Buy Me Love, Senior High at the World of a Married Couple, tuloy-tuloy po ang pagtutok sa Primetime Bida tuwing Miyerkules at Biyernes sa TV Time. Ako naman po ang inyong kabayan, si Noli de Castro. Takot. Marami pong salamat at magandang gabi, bayan! Huwag tayo magkakamit.